tayo sa ating Panginoon. Sige po, magsambit po tayo ng pasasalamat. Maraming maraming salamat o Lord. Salamat Panginoon, salamat po sa buhay, salamat sa kalakasan. Napakabuti mo Panginoon, maraming maraming salamat. Salamat po Ama, salamat. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami Panginoon. Salamat Ama, idinako mo kami sa lugar na ito Panginoon. Unang-una nagbababa po kami ng aming mga sarili. Patawarin mo po kami sa lahat ng mga pagkakasalang nagawa namin sa iyo. Mga salitang lumabas sa aming mga bibig nang hindi naaayon sa kalooban mo, patawarin mo kami Lord. Salamat Panginoon, maraming maraming salamat Lord sa buong isang linggo na ginabayan mo kami. Salamat Panginoon sa iyong mga salita na maririnig namin sa araw na ito, O God. Pagpalain mo Panginoon ang magdadala ng iyong mga salita. Itanim mo po ito sa aming mga puso. Huwag mong hayaan na lalabas kami ng lugar na ito na wala kaming matututunan. Buksan mo yung aming mga puso, yung aming matang espiritual, yung aming tiyang espiritual upang makita namin at marinig namin yung kalooban mo, Ama. Salamat, Panginoon. I-covered mo ng iyong banal na dugo ang lugar na ito. Hindi namin pinapahintulutan. Ano mang gawa ng kaaway, sinasaway namin in the name of Jesus. Maraming maraming salamat, Lord. Sa inyo namin tinitiwala ang lahat. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, meron po bang bagong dalo? Ah, wala pa. Siguro papunta pa lang. Sige po, magbatian po tayo, magkamayan po tayo. Sabihin po natin, salamat at nakarating ka. Oh,
tanggapin mo ang aming awit ng pasasalamat, O Diyos. Hallelujah. Opo, Panginoon, yung katotohanan po sa presensya mo, Panginoon, may kagalakan. Sa presensya mo, Panginoon, may kapayapaan. Sa sino mang lumalapit sa iyo, Panginoon, hindi mo pinagkakaitang iyong sarili. Sa sino mang nagahanap sa iyo, Panginoon, lagi mong ipinapakita ang iyong mukha, O Diyos. Maraming salamat kasi meron kaming pribilehiyo, O Diyos, na sumamba sa hari ng mga hari. Maranasan ang Panginoon ng mga Panginoon. Kaya Lord, sa oras na ito, ikaw yung nakakakilala sa aming mga puso bago kami pumunta rito. Naniniwala kami, Panginoon, sa lahat ng naghahanap sa iyo, kami po'y iyong katatagpuan. Patuloy po kami nagpapasalamat, O Diyos. Salamat kasi sa iyo po namin masusumpungan ang kapayapaan. Sa iyo namin masusumpungan ang kagalakan ng aming mga puso. Kapahingahan ng mga pusong pag-al, Panginoon. Mga pusong nauuhaw, sa iyo po ay mapupuno, Diyos. Hallelujah. Patuloy tayong lumapit sa ating Panginoon. Hayaan natin ang banal na Espiritu ay malayang makagalaw sa ating mga buhay as we worship Him. Every time we approach God, every time we worship the Lord, He is willing to move. He is always one to move sa mga buhay natin. Let us allow the Holy Spirit to move in our lives. Let us allow the presence of the Lord dwells in our hearts. Let us invite the presence of God. Punuin natin ng pasasalamat. Punuin natin ng pagpapakumbaba ang lugar na ito, ang ating mga puso sa harapan ng ating Panginoon. Panginoon, nandito kami, nagnanasa na maranasan ang iyong presensya. Mapagmasdan ang iyong kalwalhatian at karangalan, Panginoon. Hallelujah. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang ang ating mga sarili sa harapan ng ating Panginoon. Ano man ang iyong mga dalahin, ano man ang iyong mga bitbitin, ibaba natin sa harapan ng ating Diyos. Nang sa gayon ay maranasan natin ang kanyang presensya, maranasan natin ang kanyang kalapitan sa ating mga buhay.
For the last time, let's sing this song as a prayer na nagmumula sa mga puso natin. Opo aming Diyos, gawin mong panalangin yan sa puso mo sa oras na ito. Inumalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian hanggang ang aming kaluluway mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalagitnaan naghihintay. Nagnanais na maranasan ang kapangyarihan ng ating Panginoon, ang pagkilos niya sa umagang ito, mas lalo't higit ang ating Panginoon. Gusto niya tayong katagpuin sa lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya sa oras na ito, kung sino man po sa inyo ang nais maranasan ang kagalingan, kung meron man sa inyong may sakit, pwede kayong lumapit sa harapan at kayo po ay may ministeryohan ng banal na espiritu sa pamamagitan ng ating mga lingkod ng Diyos na naririto sa umagang ito. Kung meron naman po kayong mga problema, pasanin, kabigatan, meron pong mga pain sa puso, gusto nyo ng healing, gusto nyo ng deliverance, ng freedom, you can come to the altar. At kung nararamdaman mo or nabibigatan ka, meron kang kabigatan sa puso, you can come and our pastor will pray for you. Nandito po ang ating mga pastora. Kung meron kayong mabigat na pinagdadaanan, hayaan nyo pong maministeryohan kayo ng ating Panginoon sa umagang ito sa pamamagitan ng mga lingkod ng Diyos. Sige lang po, pwede kayong lumapit. Kung meron man po kayong mga problema, pangangailangan sa Diyos, meron kayong pangangailangan pinansyal, pangangailangan espiritual, kung ikaw ay nanghihina sa pananampalataya at nakikita mong kailangan ko ang Panginoon, kailangan ko ang kalakasan ng Diyos, you can come to the altar. Kung nakikita mo na kailangan mo ang Panginoon, you can come. Hayaan nyo pong ipanalangin kayo ng ating mga pastor at patuloy ilapit sa Panginoon sa oras na ito. Available and always available.
Kagaling kayo ng Panginoon, tanggapin niyo ang kagalingan. Panampalatayanan niyo na yung Diyos na nagpapagaling noon, ngayon at magpakailanman, siya yung Diyos na ating sinasamba, siya yung Diyos na nagpapagaling, yung Diyos na nagpatawad at nagpapatawad at magpapatawad pa rin. Hallelujah! Yung Diyos na nagbibigay ng kalakasan, siya yung magbibigay ng kalakasan sa iyo sa oras na ito. Receive the strength from the Lord. O yamashikarahaderetasi. Oh, hallelujah. Oh, receive the strength from the Lord. Kung merong mga takot, alalahanin. Ibigay mo yan sa Panginoon. At papalitan niya ng kapayapaan. Papalitan niya ng katapangan. Oh, hallelujah. Hallelujah. Kung may pangangailangang financial man, God is your provider. Yung Ama mo sa langit, siya yung magpo-provide ng iyong pangangailangan. Kung may kailangan kang financial, lumapit ka lang sa ating Jehovah Jireh, our provider, the God who provides. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Ano mang pangangailangan natin, malalapit tayo sa ating Panginoon ng may pagpapakumbabang puso. Tayo'y Kanyang kakatagpuin. Kahit ano pa yan, kung yung anak nga ay ibinigay, ano pa yung hindi kayang ibigay sa iyo ng Diyos sa umagang ito. Oh, hallelujah. Just receive, just come, na merong pusong nagpapakumbaba, pusong lumalapit, pusong naghahanap, pusong kumakatok, hallelujah, pusong nagtitiwala, pusong nananampalataya. Kung meron din po kayong problema sa relationship, our God is the God who will restore us. Kahit mga relationship pa yan, kayang i-restore ng Panginoon. Kaya niyang solusyonan. Sa oras na ito, just come, come, and allow the Holy Spirit to minister to you right now. Hallelujah. Yes, O Jesus. Yes, O Lord. Hallelujah. 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 Yes, O Lord. Hallelujah. Sige lang po. Tayo pong mga kapatid na nasa likod, just pray. Panalangin lang po natin ang ating mga kapatid na nangangailangan sa Panginoon. Hallelujah. Yes, O Jesus. Yes, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, worship you, God. Oh, worship you, Jesus. Oh, hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat, narito ka upang katagpuin kami. Upang katagpuin ang iyong mga anak sa lahat ng aming pangangailangan. Lord, wala kang ibang nais kundi kami ay katagpuin, kundi kami ay yakapin. Sa oras na ito, yakapin mo ang iyong mga anak. We need strength from you. We need comfort, Panginoon. We need your love. We need your mercy. We need your grace. Lord, yakap, Panginoon. Yakapin mo ang mga anak mo, Panginoon, sa oras na ito. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, you are
Ginawa sa atin. Lahat po yan binilig ng Panginoon. Kaya sa oras na ito, let's continue to bring worship to God. Let's continue to give Him praise. Pasalamatan mo siya sa mga hiningi mong panalangin kanina. Dahil lahat po yan ay tinugon ng ating Panginoon. Hallelujah. Ikaw ay tapat sa aming mga buhay, O Diyos. Ating awitin sa ating Panginoon.
mabuti, O Diyos. Ika'y mabuti, mapakay, ang Diyos na ating sinasamba at pinupuri ay mabuting Diyos. For the last time, let's sing this song to our God. Manalangin, Panginoon, Ikaw ay mabuti mula noon, ngayon at magpawalang hanggan. Ikaw ang Diyos na dakila sa lahat. Ikaw ang makapangyarihang Panginoon na may lalang ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na sa amin ay nagligtas, nagpatawad. At Ikaw, O Banal na Espiritu, na hanggang ngayon sa amin ay gumagabay, nagpapala at nagpoproteksyon. Oh, we thank you. Holy Spirit, we surrender our lives before you.
kumilos ka po sa aming kalagitnaan sa umagang ito. Ipakilala mo ang iyong sarili sa amin at magkaroon kami ng relasyon sa iyo. O Banal na Espiritu, ikaw ang aming Diyos. O Banal na Espiritu, ikaw ang kailangan namin sa huling panahon na ito. We allow you to move. We allow you to move. We allow you to move in this church. We allow you to move in each and every one of us sa aming mga puso. We allow you to move at katagpuin ang bawat isa sa amin. And we appreciate lahat ng ginawa mo sa aming mga buhay, sa iyong biyaya, sa iyong kahabagan, kaya kami narito. At kaya kami makakapagpatuloy dahil sa iyo, Banal na Espiritu. Salamat, salamat sa iyo. Lord, ikaw po ang bahala, Panginoon, magsalita sa amin. And right now, we use our authority. We rebuke all the works of the devil in this place. Tanging pagkilos lamang ng Banal na Espiritu ang aming pinapahintulutan sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, bago po tayo umupo, mag-declare muna po tayo kami sa dibdib. The rest of my life will be the best of my life. Isa pa, yung kinatagpunan ng Panginoon, the rest of my life will be the best of my life. Sige po, sabi mo sa katabi mo, kaliwat kanan, kung babae, napakaganda mo kapatid ko, kung lalaki, napakagwapo mo. Ayan. Sige po, tayo po'y makakaupo na sa ating mga komportableng upuan. Ayan po. So, magandang umaga po sa bawat isa. Ayan, sabi mo nga sa katabi mo, good morning. Ayan. So, ready na po tayo. Alam niyo po, ang Banal na Espiritu ay excited sa umagang ito. Kasi nais niyang magpakilala sa bawat isa sa atin. So natutuwa ko sa Panginoon, grabe si Lord, grabe si Holy Spirit. Okay, meron po bang bagong dalo sa umagang ito? Pwede pong makita yung bagong dalo? Ayan, hello, welcome ate. So sabi ko sa iyo eh, magsisimba ka. Okay, siya po ay pinuntahan namin ni Ate Alicia nung nakaraan, hindi po siya makatayo dahil po siya ay may karamdaman. At salamat sa Panginoon, siya po ay pinagaling ng Diyos. Palakpakan niya natin si Lord, napakabuti ang Panginoon. Alam niyo po, nung pumunta kami sa kanila, hindi po siya makatayo. Okay, so ngayon nandito siya. Sabi ko nga sa kanya, magsisimba ka, tatayo ka, lalakad ka, at magpapasalamat ka sa Panginoon. So, nandito siya kasama natin ngayon. So, salamat po rin ng Panginoon. Okay, so, tayo pong lahat ay nananampalataya na meron po tayong iisang Diyos sa tatlong persona. Naniniwala po tayong lahat doon, iisang Diyos sa tatlong persona. God the Father, who is our Creator, and who is our Father. Okay? Sabihin nga, Father God. Okay? Yung Diyos Ama natin na nasa langit. Kaya siya yung may likha ng buong mundo, may likha sa akin at sa iyo. Sabihin mo nga sa katabi mo, siya yung may likha sa iyo. Kaya pala ang ganda mo, ang gwapo mo. Okay? So, grabe, tayo'y obra maestra ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. And then po, okay, si Jesus Christ, kay God the Son, which is the Lord Jesus Christ, kay siya po yung bugtong na anak ng Diyos na bumaba dito sa lupa upang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan, kay siya po yung ating Lord and Savior. Sabi mo nga, Lord and Savior.
So yung ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, dahil lahat tayo napapahamak, lahat tayo pupunta ng impyerno, pero mabuti na lang ang Panginoong Jesucristo ay bumaba sa langit, kay nagdanas, tumatinding kahirapan o paghihirap at kamatayan, pero hindi na natiling patay, siya ay nabuhay na maguli para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan, para tayo iligtas. So kaya yung lahat ng tumanggap sa Panginoong Jesus bilang Panginoon tagapagligtas ng kanyang buhay, si Jesus, ikaw ay may kaligtasan. Ikaw ay pupunta ng langit one day, malapit na po yun. Sabi mo nga sa katabi mo, malapit na. Anytime, pwede na tayong sunduin ng Panginoon. Sinong ready na? Yung iba, magre-ready pa lang. Mag-ready na po tayo. Malapit na po yun. Unting-unti na lang. Lahat po ng signs na andyan na. Okay? At grabe, nag-aabang ang gera. Okay? Pero bago pa yon, I believe kukunin muna tayo ng Panginoon. Kaya malapit na yon. Sabi mo nga uli sa katabi mo, malapit na talaga. Umayos ka. Medyo tigasan mo, umayos ka, malapit na. Okay, baka konti na lang, doon pa tayo masalat. Okay, so hindi lang siya tinanggap natin bilang tagapagligtas, siya din yung Diyos natin. Kaya siya yung sinusunod natin. And then, yung pangatlo po ng miyembro ng Trinity or ng Godhead is the Holy Spirit. Okay, yung Diyos banal na Espiritu, Diyos po siya. Hindi siya kapangyarihan lang, hindi siya power na nagpapagaling lang, kundi siya po ay Diyos. Kaya hindi man siya nakikita physical, kaya nakatulad ng Panginoong Hesukristo na bumaba dito sa lupa, naging tao, siya, kaya hindi nakikita, pero siya po siya ay Diyos. Sabi mo nga, siya ay Diyos. Kaya siya po ay my personality. Okay. Ngayon po ay tayo po ay nagsiseries about the Holy Spirit. Kasi po, nakita natin na most of the churches, maging sa atin, ito po ang problema. Kaya hindi kilala ang banal na Espiritu. Hindi na-acknowledge ang banal na Espiritu. Kaya sa huling panahon na to, siya po ang kailangan natin. Kaya ang Diyos Ama nasa langit. Ang ating Panginoong Hesukristo, ang ating Diyos Panginoong Hesukristo, nasa kanan ng Ama, nasa langit din. Si Holy Spirit ang ibinaba dito sa lupa para makasama natin. Para tayo tulungan, para tayo turuan, para tayo pagalingin, para tayo pagpalain. Lahat-lahat. Hello, sabi mo nga, lahat-lahat. Okay. Ang tatrabaho at tutulong sa atin upang ihatid tayo sa langit o ihatid tayo sa paanan ng ating Panginoon, walang iba kundi ang ating Panginoong Banal na Espiritu. At madalas, siya ay nanineglect sa huling panahon na ito dahil, sabi mo, may demonyo kasi. Sabi ko nga, grabe no, ang laki ng mga pandaraya patungkol sa banal na Espiritu. Ang daming pagtuturo na hindi siya Diyos, na power lang siya, na ganito siya, na hindi na siya ina-acknowledge, na tapos na ang pagkilos ng banal na Espiritu. Nangyari na yon ng panahon ng Acts, wala na ngayon. Hindi pwede yon. Sabi mo nga, hindi pwede yon. Dahil mismo ang Panginoong Hesukristo ang nagsabi, bago po umalis ang Panginoong Hesukristo, bumalik sa langit, kasama niya ang mga disciples niya, sabi pong gano'n ng Panginoong Hesukristo, tinuturo niya eh. Sinasabi niya sa mga disciples, aalis ako, ipaghahanda ko kayo ng mga rooms. Sabi niya gano'n, ng matitirhan. Sabi niya, pero, sabi niya, pag alis ko, may bababa. Okay? Na siya yung makakasama niyo, siya yung magiging tulong niyo. Sabi mo nga, tulong ko. Okay? Sabi pong ganito, nasa huling panahon na ito, siya po yung magiging tulong natin. Okay? Sabi po ng Panginoon Hesukristo sa mga disciples niya, si Jesus mismo na sabi, ha? Sabi ganon, it is best for you that I go away. Sabi niya sa mga disciples niya, alam niyo ba, na parang ganito, mainam na ako ay aalis. Hanggat hindi ako umaalis, hindi siya bababa. Eh sabi niya, pag alis ko, bababa siya. Okay, nung panahon po na umakyat ang Panginoong Hesukristo sa langit, sabi niya sa Acts chapter 1 verse 4, sabi niya pong ganito,
aalis siya noon, nung panahon na yon. Sabi niya ganun, bababa yung pinangako ng aking Ama sa langit. Ang sinasabi niya po doon, yung pagbaba ng banal na Espiritu. At naranasan po ito sa panahon po ng Acts ng mga disciples ni Jesus. Hindi nila alam kung ano yon, basta sinasabi ni Jesus Christ na may bababa, na magiging help niyo, magiging teacher niyo, lahat-lahat na. Sabi niya ganun, it is best for you. Sabi niya, best to para sa iyo, pinakamainam to sa iyo na aalis ako kasi bababa yun. Bababa si Holy Spirit para tulungan tayo. Para tayo ay palakasin lahat-lahat na. Para tayo pagalingin, tayo pagpalain, kay para tayo tulungan. Ihatid tayo sa paanan ng ating Ama sa Langit. So sabi pong ganito, yung banal na Espiritu po ang tinutukoy doon ng ating Panginoon Jesucristo. At ito nga po, nung panahon sa Acts, kay chapter 2, walang idea ang mga disciples kung sino si Holy Spirit. Basta nanampalataya lang sila. Sabi mo nga, nanampalataya lang. So nanampalataya sila, inaantay nila yon, inaantay. And then dumating. Sila po ay napuspos ng banal na Espiritu. And after that baptism, after ng pagbaba ng banal na Espiritu, okay, sila ay napuspos, sila ay simple lang naman na nagpapahayag ng ginawa ni Kristo, naligtas ang mga tao, gumawa ng mga milagro, sandamakmak na milagro, hanggang sa umabot sa'yo. Hello? Kaya hindi po natatapos ang pagkilos ng banal na Espiritu. Kung tapos na, di dapat di na tayo naligtas. Hello? Sino magbibigay ng lakas para mag-share sa atin? Sino magbibigay ng wisdom? Sino magpapaalala? Sino nagbigay ng power para gumaling ka at ako? Kaya tayo naligtas. Hello? Trabaho po yan ang banal na Espiritu. Hello, church? Sa oras pong ito, nais pong magpakilala ng banal na Espiritu sa atin. Honestly, ako hindi ko pa siya ganun kakilala talaga. Hello? Ikaw, kilala mo na ba talagang banal na Espiritu? Okay, pwedeng kilala natin siya dito, pero hindi mo pa nararanasan to the fullest. Or, naranasan mo konti. Sino dito, napuspos ka ng banal na Espiritu, nararamdaman mo naman, nararanasan mo. Sino dito, pinalakas ka? Sino dito, tinulungan ka, tinuruan ka nung kailangan mo ng wisdom? Kay nararanasan natin ganito, pero alam mo ba, there is more. Sabi nga, makilala natin ang Panginoong Jesucristo, it takes eternity to know our Lord Jesus Christ. Ganon din ang ating Diyos Ama sa Langit. Ganon din ang banal na Espiritu. Pero alam nyo ba, gustong-gusto niyang magpakilala sa'yo. Gustong-gusto niyang gumawa sa'yo. Hello? Okay, papasok na po ako dito sa pag-uusapan natin. Tatlong bagay lang naman po. Pero before po yon, ulitin ko, God the Father, siya po yung Diyos Ama natin. Yung ating Creator, yung Ama natin sa langit, Ama natin yon. Siya yung may likha sa atin. Ang Panginoong Jesucristo, tinan nyo po ah, ang ating, yung Diyos kay nag-offer ng relationship sa atin. Ang relasyon natin sa Ama, sa langit siya yung ating Ama, tayo anak niya. Kay ang Panginoong Jesucristo, siya po yung ating Diyos na tagapagligtas natin. At siya yung ating Diyos na sinusunod. Okay? Ngayon naman po, ang banal na Espiritu, tignan niyo po, sino dito tumanggap na sa Panginoon bilang Lord and Savior? Kay tayo po, kay lilinawin lang natin to at papaalala, i-remind tayo, nung tinanggap natin si Jesus Christ, hindi ka pumasok sa religion. Pumasok ka sa isang relasyon. Hello? May relationship ka with the Lord Jesus Christ nung tinanggap mo siya. Okay? Kaya yung Diyos Ama, Ama natin, si Lord Jesus Christ, tating tagapagligtas at master natin. Eh, sino naman si Holy Spirit? Hello? Kanina nga sabi ko, wow, Holy Spirit, thank you ah. Okay? Sabi ng banal na Espiritu, okay, siya po, okay, tinanggap natin si Jesus Christ, nung tinanggap natin si Jesus Christ, tinanggap din natin ang banal na Espiritu. Okay, pero gusto niyang magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Kung paano meron tayong relationship with the Lord Jesus Christ. Kay tatlong bagay po na pag-uusapan natin. Sabi ganito, kay ito po yung text natin, 2 Corinthians chapter 13 verse 14. Okay. May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all.
Kay ito po yung para ganito benediction. O sinasabi ng apostle sa mga taga Corinthians at sa atin din sa church. Okay, may the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God. Okay, yung biyaya ng Panginoong Hesukristo kaya tayo naligtas. Yung pag-ibig ng Ama sa langit, mahal na mahal tayo ng ating Diyos Ama. Hello, kaya po kung nais nyo ng yakap ng Ama natin, kanina ang sarap-sarap na naiyayakap tayo ng ating Diyos Ama. Alam ko kahit matanda na tayo, naglolong tayo sa pag-ibig ng tatay natin. Lalo na yung hindi nakaranas ng pag-ibig ng tatay. Okay? Yung alam mo yon na pwede kang lumapit sa Diyos Ama, maranasan mo, di man natin siya nakikita, pero mararamdaman mo, may manifestation ng kanyang presensya. Okay, sabi ng ganun, and the fellowship of the Holy Spirit. Dito po tayo mag-dwell. Okay, the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Okay, fellowship. Pag-usapan po natin. Sabi ng ganito, ang ibig sabihin po ng fellowship sa ano po, sa Greek word ay koinonia. Okay? Koinonia. Sabi nyo nga, koinonia. Ang ibig sabihin po, Greek word po ito, it means fellowship, companionship, communication, intimacy, sharing together, social intercourse, partnership, joint participation, and close mutual association. So, yung ibig sabihin ng fellowship, sabi nga ng disciple ni Jesus, ni Paul, okay, may the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit. So, sa Greek word, ang ibig sabihin ng koinonia ay fellowship, companion, okay, communication, intimacy. Kay pag-usapan po natin, eto yung gusto na ipakilala sa atin ng banal na Espiritu, eto siya. Eto yung banal na Espiritu, yung fellowship with the Holy Spirit. Kay gustong makipag-fellowship sa iyo ng banal na Espiritu. Gusto ng banal na Espiritu, magkaroon ka ng relasyon sa Kanya. Hello. Tignan niyo po ah. Yung pattern sa langit, pattern dito sa lupa. Tignan nyo po, sa ating pagpapamilya. Okay? Di ba, merong puro relationship eh. Meron kang anak, may relasyon ka bilang magulang. Sa mag-asawa, relasyon yan. Okay? Sa iyong anak, sa iyong kaibigan, sa mga katrabaho, classmate mo, may relationship. Okay? So, ganun din, the same thing with our God. Okay? Gusto ng Panginoon, lalo ng banal na Espiritu, makilala natin siya at magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Ito pa pag-uusapan natin, a relationship with the Holy Spirit. Sino gusto nun? Okay. Tinan po natin, meron pong tatlong level ng relationship with the Holy Spirit. Okay? Tatlo muna po pag-usapan natin. Number one is fellowship. Sabihin nyo nga po, fellowship. Okay. Ang fellowship po is a friendly relationship. Sino dito may kaibigan? Sino dito may kaaway? Okay. Hindi, pinatawad na at okay na sila. Okay. Sino po may kaibigan? Kaway-kaway. Di ba masarap? Uy, wala kayong kaibigan. Kaway-kaway yung may kaibigan. Sino dito may BFF? Best friend forever. Kay, 'di ba? Kay minsan hindi mo masasabi sa magulang mo pero kaya mong sabihin sa kaibigan mo. Kay kung minsan nahiya kang sabihin pero sa kaibigan mo hindi ka nahihiya lalo na sa best friend mo. Kay kung meron kang tawag dito mga plano, madalas sinasabi natin 'yan sa kaibigan natin, sa BFF natin. Kay yung friendship, sabi ng ganito, friendly relationship, kay companion, kasama. Okay, sinishare mo, pagkain mo, sino dito mahilig, lumabas, yung mga ano natin, yung pro dito. Okay, kasama mo ang kaibigan mo, kumakain kayo sa labas. Okay, sabi ganito, sharing together. Okay, kayo nagsishare, kay hindi lang kwentuhan, pagkain, kay nagsiswimming at kung ano-ano pa. Okay, alam nyo ba, sabi ganito, ganun din ang banal na Espiritu. Gusto niya maging kaibigan ka, maging BFF ka. Kung paano sinishare mo sa kaibigan mo yung mga secret things mo, o kaya yung plano mo, o kaya even yung mga nagawa mong mali, ganun din ang banal na Espiritu. Gusto niyang maging kaibigan ka. Kalabitin mo nga yung katabi mo, gusto kang maging kaibigan ni Holy Spirit. Okay? Gusto ng banal na Espiritu, maging kaibigan natin siya.
Kay, alam mo yun, nakakatuwa, di ba? Yung Diyos gusto kang maging kaibigan. Wow! Sino tayo? Alam mo yun, maging ano tayo na, Panginoon, grabe ka naman. Kaya huwag na tayo magmalaki pa. Sino nga tayo eh? Tayo likha lang naman, pero gusto tayong maging kaibigan ng banal na spirito. Naalala ko dati, I write a song patungkol po sa my best friend, Holy Spirit. Kaya lang kanalimutan yung best friend eh, no? Okay. Madalas nakakalimutan yung best friend eh, nanlamig ang pag-ibig sa best friend. Pero alam niyo po, lagi siyang nandiyan para sa atin. Kay Acts 20 verse 22 to 23. Tingnan niyo po ito ah. And now, compelled by the Spirit, I am going to Jerusalem, not knowing what will happen to me there. I only know that in every city, I only know that in every city the Holy Spirit warns me that prison and hardship are facing me. Okay, tinan po natin dito ha, kung paano makipagkaibigan ng banal na spirito sa mga disciples noong unang panahon. Okay, sabi ganito, yung banal na spirito nagsasalita. Okay, di ba yung kaibigan natin, parang minsan nga ilang oras na tayo nakikipagkwentuhan, hindi mo pa namamalayan yung oras. Kay, ang banal na espiritu gusto na yung makipagkwentuhan sa atin. Kay, alam niyo yung panahon ng panahon ng Acts, kay panahon ng mga disciples, si Holy Spirit nagsasalita sa kanila. Kay, sinasabihan sila kung ano yung dapat nilang gawin, binibigyan sila ng direction, winawarningan sila. Kay, etong binasa po natin dito, kay napuspo siya ng banal na espiritu, papunta siyang Jerusalem, kay hindi niya alam kung anong mangyayari sa kanya doon, kay sabi ganito, pero winarningan siya ng banal na espiritu. Okay? Sabi ganito, kay yung Holy Spirit, papunta si Paul sa Jerusalem. Kay, kaya, minsan di ba, nag-ask tayo, ano bang, minsan nahirapan tayong mag-desisyon. Kay kahit sa pagbi-business, kahit sa pagkuha ng kurso, kay hindi natin alam. Alam niyo ba na pwede nating yung Holy Spirit, minsan di ba, nakikinig tayo sa kaibigan. Kay sinasabi niya, ito gawin mo. Lalo na po ang banal na spirito. Yung kaibigan natin, hindi all-knowing, si Holy Spirit all-knowing. Alam niya. Alam niya yung mangyayari, alam niya yung future natin. Kaya higit, hindi ko sinabing, taliguran na natin yung mga kaibigan at huwag na tayong magkaroon ng kaibigang tao. Okay? Pero ang ibig sabihin dito, higit na magkaroon tayo, na maging kaibigan natin ang banal na spirito kasi He is available na nakikipag o nag-aalok ng friendship with you. Sino gusto nun? Okay? Ang buhay po natin, hindi lang tawag dito, punta rito, kakanta, kay mag-worship, magbibigay, makikinig, hindi uuwi. Kay meron po tayong relasyon sa ating Diyos. Kaya gusto makipagrelasyon sa atin ng banal na espiritu at tinanggap natin siya, may relasyon tayo sa kanya at pwede natin siyang maging kaibigan. Pwedeng pwede. At pwede mo pang maging best friend. So sabi ganito, nagwa-warning siya. Nagtuturo din siya kung anong magiging direction dito ka pumunta. Tinan po natin Acts chapter 10 verse 19. While Peter was still thinking about the vision, the Spirit said to him, Simon, three men are looking for you. Ito pong istorya na to, si Pedro po nakakita ng vision, yung may malaking tela, tapos may mga hype na nandoon. Then, nagpipray si Peter. Okay? Habang iniisip-isip niya yung vision na pinakita sa kanya ng Panginoon sa dream, ay biglang nagsalita sa kanyang banal na spirito. Sabi niya, mayroong tatlong lalaki nag-aantay sa baba. Actually, pinadala po yun ni Cornelius. Okay, ito po ay Gentile na kung saan nananalangin at may relasyon din sa Diyos. Kay naghanap sa Panginoon. Kay, tinan niyo po ah, kinakatagpo yun ang banal na spirito. Kinatagpo din si Peter. Kay nagpadala ng tao para pusunduin si Peter, para dalin doon sa ano nila, sambayanan ni Cornelius at yung mga tao, marami pala doon, mga Gentile ito. Kay nung nagturo si Pedro, binautismoan sila ng banal na spirito, napuspo sila ng banal na spirito. Kay si Holy Spirit ang nagsasabi kung saan ka pupunta. Kaya nga pwede pipray tayo, ako may prayer, Lord, dalin mo po ako sa mga taong inihanda mo ng maligtas.
Okay, Holy Spirit, pupunta ba kami dito? Anong gagawin namin doon? Holy Spirit, give us direction. Holy Spirit, give us power. Okay, ganun din si Peter, sabi niya ganun. Hindi niya yun alam, ha? Nandun sa baba yung taong naghahanap sa kanya. Sinabi sa kanya ng Holy Spirit, may tatlong taong nag-aantay sa'yo. Sumama ka sa kanya, sa kanila. And then, sumunod si Peter. Anong nangyari? Naligtas. Sabi niya dito, napuspos, nabautismon sila, napuspos sila ng banal na Spirito. Kaya, sabi nga ito, alam mo yun, nakikinig ka, may communication kayo. Kaya yung kaibigan mo, meron kang communication sa kaibigan mo, nag-uusap kayo. At gusto ng Holy Spirit, kausapin mo siya. Kaya gustong-gusto niyang magsalita sa'yo at makinig ka. At nakikinig din siya sa'yo. Pwede kang magsalita, ano man ang laman ng puso mo. Sino pa po? Acts chapter 8, verse 29. The Spirit told Philip, go to that chariot and stay near it. Okay, meron pong tawag dito, eunuch na nasa chariot. Okay, nagbabasa siya ng scripture. Okay, nagbabasa siya ng salita ng Diyos, kaya lang hindi niya maunawaan. Okay, alam niyo yun, may mga tao na nagbabasa ng Bible pero wala pang relasyon sa Diyos. Okay, so nagbabasa, hindi niya maunawaan, and then sabi ng Lord kay Philip, sabi niya, pumunta ka dun sa chariot na yon. Okay, nakisabay siya. Tapos sabi ganito, tinitignan niya may binabasa. And then sabi niya, ganawa ba binabasa? Hindi ko maintindihan eh. And then pinaliwanag ni Philip sa kanya. So naunawaan, and then nagpabaptize po yung eunuch na yon sa water. And then nawala si Philip, kinuha ng Panginoon. Tingnan niyo po. Kay ang banal na Espiritu ang magsasabi kung sino yung mga taong nakaredy ng maligtas. Siya yung magsasabi kung sino yung pupuntahan natin. Kaya pag nagano tayo, Lord, ready na ba to? Lord, sino yung magtanong ka lang. Kay makipag-usap ka lang sa Holy Spirit. Kaya minsan hindi kasi natin naririnig, hindi tayo nakikipag-usap. Or minsan nagsasalita siya, hindi tayo nakikinig. Okay? So sabing ganito, si Holy Spirit ang nagbibigay ng direksyon. Siya yung nagsasabi ng gagawin natin. Okay? Ano pa po? Acts chapter 16, verse 6. Paul and his companions traveled throughout the region of Phrygia and Galatia, having been kept by the Holy Spirit from preaching the word in the province of Asia or Asia. Kaya sila, si Paul po at saka yung mga kasama niya, papunta sila, mag-share sila, mag-witness sila. Pinigilan siya, o pinigilan sila ng banal na Espiritu, okay, na pumunta sa Asia or sa Asia. Kaya hindi sila pinapunta doon kasi hindi pa time. Hello. Alam ng Holy Spirit kung time na at hindi pa time. So, hindi mo na sila pinapunta ron. Kaya, pag sinabing wag mo nang ipilit. Baka mapahama ka. So, sumunod sila, hindi sila nagpunta muna doon. Okay? Sabi, the Holy Spirit forbade them to preach in Asia. Okay? Tingnan nyo po. Ang banal na Espiritu nagsasalita. Okay? Imagine, kung lagi lang tayong makikinig sa Kanya, hindi pwedeng hindi maging powerful yung life mo. Hindi pwedeng hindi tayo makauhin. Okay? Alam mo yun? Okay? Madalas, kaya tayo nagkakaproblema, okay? Hindi tayo nakikinig sa banal na Espiritu or hindi ganon yung relasyon natin. Okay? Hello? Church, tingin kayo sa akin. Gusto ng banal na Espiritu na makipagkaibigan sa'yo. Gusto ng Holy Spirit maging best friend ka. Hello. Alam niyo po, may best friend pa si Holy Spirit, yung mga lingkod ng Panginoon, kayo ng mga naging kaibigan niya. Alam mo, even plano kay si Abraham, plano ng Diyos sinasabi sa kanya, pero magugunawin ko yung Sodom and Gomorrah. Ay, pambihira, sabi kong ganun, ikaw Diyos kas, pero sinasabi mo yung plano mo, sinasabi mo yung gagawin mo, sino tayo? Pero alam nyo, pag nakipagkaibigan sa atin ang banal na Espiritu or pag tinanggap natin yung pag-aalok niya, wow! Sa alip na mapapahamak si Lot at ang buong sambayanan niya, naligtas. Dahil may kaibigan, ang banal na Espiritu o kaibigan ng Diyos, ang kanyang lingkod na si Abraham. Okay? Inaalok po tayo ng banal na Espiritu. Sino dito gustong maging best friend si Holy Spirit? Alam niyo po, pwede tayong umiyak sa Kanya.
pwede. Alam mo, minsan, kay, eto, ano ko to eh. Minsan, Lord, alam mo, naasar talaga ako. Hindi ka naman nagkakasala kung sinasabi mo lang yung saloobin mo. Kaya pwede po ba tanggalin mo to? Pwede po ba, Holy Spirit, tama ba to, mali? Tulungan mo naman ako. Okay, ayusin to, alisin to, tulungan mo po ako, Holy Spirit. Okay, Lord, tulungan mo naman ako, mga estudyante. Okay, Lord, tulungan mo naman ako na makapasa dito o mga naghahanap ng trabaho or yung mga magbi-business. Okay, dapat kaibigan mo, kay masarap na kaibigan mo yung kapartner mo sa negosyo. Lalo na kung kapartner mo, ang banal na spirito. Yung kaibigan, yung Holy Spirit. Kasi yung kaibigan mo, hindi kanya niiwan. Totoong kaibigan, ha? Marami kasing hindi na totoong kaibigan. Yung talagang kaibigan na willing ialay yung buhay niya sa'yo. Or willing tulungan ka sa kahit na anong pinagdadaanan mo. At yung kaibigan na to, hindi konsentidor. Si Holy Spirit, hindi konsentidor. Etong masarap na kaibigan, hindi kanya hahayaang mapahamak. Sasabihin niya sa'yo, huwag yan anak, mapapahamak ka dyan. Huwag kang pumunta dyan. Lumayo ka dyan. Okay? Alam niyo yon, ang sarap kaya ng may kaibigan na ganon. O kaya yung kaibigan mo, sige, ganyan, gantihan mo yan. Ganito rin gawin mo, ganyan ginawa sa'yo eh. Hindi totoong kaibigan yun. Okay? Hindi siya mabuting kaibigan. Okay? Layuan niyo yung mga ganong kaibigan. Mas masarap kaibigan, yung alam mo, tutuwid ka. Sasabihin sa'yo na mali ka. Okay, at mag-aayos ka ng buhay. Okay, pangalawa po, punta na tayo sa pangalawa. Number two is partnership. Yung tatlong level po ito ng relationship with the Holy Spirit. Una, friendship. Okay, pakikipagkaibigan. Ngayon naman, partner. Okay, balikan ko lang po yung friendship. Parang ganito din siya dito sa lupa. Okay, sa mga, sino may mga asawa na dito? Kaway-kaway. Sino dito mahal na mahal mo asawa mo? Sino dito hindi mo na mahal asawa mo? Walang nagtaas. Nahiya. Hindi, ang pagmamahal minsan nawawala, minsan nandiyan. Pero i-work out yan. Okay. So, tinan nyo po parang ganito, yung relationship. Parang friendship, di ba nung nililigawan ka pa, kinaibigan ka, kasi kinikilala ka. Okay, yung mga nanay dyan. Diba? Laging, tapos, sino yun? Ngayon kasi chat na eh. Yung cellphone, okay, tatawagan ka. Sino dito yung medyo may edad palalo na may love letter? Tapos sinatago-tago mo yun, tapos lagi mong binabasa. Mga nanay, sino nakatanggap pa dito ng love letter? Ay, ayaw magtaas? Gen Z? Puro Gen Z. Uy, sino dito naka-receive ng love letter? Si Pastor Dati, nililigawan ako. Okay, kakaiba po yung manligaw eh. Sumusulat sa dahon. Yung love letter niyang may I love you, may yo te amo, may mga ibang salita. Hindi ko naman naiintindihan. Ano kaya ibig sabihin ito? Tinanong ko pa eh. Yung may mga ibang lingwahe ng I love you, sa dahon nakasulat. Okay, minsan nakabalot pa dun sa... minsan may ginawa pa yung binalot pa sa diary. Muntikan ko itapon. Hindi ko nga tinanggap niya ano yung ginawa niya. Kasi akala ko, sorry, alam niya naman yun. Akala ko kasi may nakaiwan lang, nakabalot sa dyaryo eh. Pero tinago niya lang pala. Kakaiba manigaw. Mga nanay, paano kayo niligawan? Tsaka diba, nakikipag-usap sa'yo, sinishare yung mga dreams, kaya yung mga plano, kaya habang yung mga girl naman nakaganyan, yung kilig-kilig, plano lang pala, hindi natupad. Hindi, tinupad naman yung iba. Napaniwala yung mga babae. Okay, kung yung patawarin niyo na yung asawa niyo kung hindi nagawa yung mga pangako, matutupad din yan pagdating ng araw. Mag-antay ka lang hanggat may araw. Okay. So, sabi nga ito, si Holy Spirit, okay, kinikilala tayo, pwedeng makipagkilala, gusto niya ipakilala yung sarili niya sa atin. Ngayon naman po sa partnership, okay, yamang nandun na tayo sa ano, sa partnership naman, pero parang ganda yung relasyon, sinagot mo na. Kung nung una, nakikipagkilala pa lang, friendship, kayo sumunod, partner na kayo, kasi sinagot mo na, kayo na. Okay? Sana naman mga youth, baka paglabas nito, maghanap kayo ng partner. Wag muna, kung hindi pa time. Kung hindi pa pwede. Okay, mag-wait lang.
Pero yung pwede na dyan, humanap na ng partner. Hindi, mag-pray. Tanongin sa Lord kung sino yung partner. Nakagano na naman sila sa akin. Okay. Ay, youth ba to? Sorry, parent service pala to. Kala ko nasa youth ako. Every time kasi na nasa youth ako, dinadaanan ko talagang tong true love waits. Okay. So, partnership. Ibig sabihin po ng partnership is close mutual association. Okay? Sabi po sa 1 Corinthians chapter 3, verse 9, we are laborer together with God, for we are co-workers in God's service. You are God's field, God's building. Kita nyo, ha? Sabi ganito, partner, co-laborer ng ating Diyos. Kapartner ka ng Panginoon. Sabi nga, tayo ay ginawang kapartner ng Panginoon dito sa field ng ating Panginoon sa Kristo, sa God's building, okay, sa God's service. Acts 15:28. It seems good to the Holy Spirit and to us not to burden you with anything beyond the following requirements. Okay, sabi ng mga disciples ng Panginoon sa Kristo. Tignan nyo po, it seems good to the Holy Spirit and to us. Okay, hindi sa kanila lang, pati sa Holy Spirit, sa kanila kasi magka-partner sila. Okay, and then sabi ganito, tignan nyo po kayong kanilang sinabi ko, ang Diyos at si Abraham. Kay magka-partner sila. Na sinasabi ng Panginoon yung plano niya kay sa Sodom and Gomorrah. And then sabi niya ganoon, kung may tinatanong kung may maliligtas ba ng ganito, kung may ganitong matuwid, and then hindi na-prevent yung ano hanggang sa maligtas si Lot. Okay, at ang kanyang mga anak. Tingnan natin. Sabi po, ulitin ko yung meaning ng fellowship kay koimonia, close mutual association. Alam niyo po ba, may mga lingkod ng Panginoon na sa sobrang naging, alam niyo yun, para maging kapartner mo ang banal na spirito, yung kalooban mo, ipapasubmit mo sa kalooban ng Diyos. At yung kalooban mo, ibababa mo ganyan, at yung kalooban na ng Diyos ang masusunod sa buhay mo. At mayroong mga man of God na ginagamit mightily ng Panginoon kasi kapartner nila si Holy Spirit, hindi nila iniiwan. Kaya hindi sila gumagalaw nang hindi nila kapartner ang banal na spirito. Okay, si Dr. Paul Yonggi Cho, kay siya po ang may pinakamalaking simbahan kay sa Korea po. Okay, at sa buong mundo na napakalaki ng church at ginagamit mightily to inspire, palakasin at makapag-save ng maraming soul. Okay, meron pong isang lingkod ng Panginoon na pinag-drive niya to. Alam niyo po nung sinundo niya, pagkasakay sa sasakyan. Sabi niya ganoon, alam niya yung presence ng Diyos eh. Sabi niya ganoon, ramdam na ramdam niya na yung Diyos kasama niya sa sasakyan. Tapos, alam mo yun, yung siya, yung fear of the Lord, natatakot siyang i-approach, sabihin na yung, alam mo yung pag-approach na ingat siya, na huwag siyang magkamali. Tapos sabi niyang ganun, Dr. Cho, sabi niyang ganun, nararamdaman kong nandito ang Diyos. Sabi lang sa kanya ni Dr. Cho, yes, God is here with us. Okay, alam mo yun, kasi kapartner niya ang banal na spirito, kaya sinasamahan siya ng Diyos. Meron pang isa, kay ito, paborito ko po ito, lagi kong pinapanood, kay si Catherine Kuhlman. Kay minsan, meron po siyang meeting sa New York, kay mga kasama niya, yung mga may meeting sila. And then, inalis na po siya dun sa meeting, dadali na siya sa hotel yun eh, so papasok na siya sa room niya. Kay para hindi na sila dumaan pa doon kasi maraming mga tao na kailangan niya na magpahinga, pinasok siya, idinaan siya sa kitchen. Pagdaan sa kitchen, hindi naman alam ng mga nagluluto doon, ng chef, na nandoon na dadaan doon si Catherine Kuhlman. Pagdaan, bigla silang nagbagsakan.
sa tindi ng presensya ng banal na Espiritu. Hindi nila makunti eh. Habang nagluluto sila, bigla na lang sila bumagsak. Buti na lang hindi nataob yung ano. Okay? Nagulat sila, bakit sila bumagsak? Bakit ganito? Dumaan kasi doon si Catherine Kuhlman na kasama niya ang presensya ng Diyos. Kasama niyang banal na Espiritu. Kapartner nila ang banal na Espiritu. Hello, sino gusto noon? Sabi ko, Lord, pag pinapanood ko to, kay, sabi ko, Lord, tulungan mo na hindi dahil sa eto yung mga ginawa nila, pero wow, kapartner na si Holy Spirit eh. Kaya ganun yung pagkilos ng banal na Espiritu sa kanila. Okay, alam niyo po si Dr. Cho, sabi ganito, kapartner niya si Holy Spirit. Siyempre, pag kapartner mo, halimbawa sa negosyo, kapartner mo, nag-uusap kayo patungkol sa negosyo. Anong gagawin natin? Anong pinakamaina mo? Ito, ito, ito. So, lahat, lagi kayo nag-uusap. Kay si Dr. Paul Yonggicho, ang prayer life niya po, umaabot po siya ng prayer lang alone, na wala pa yung pag-aaral doon, yung mga ganito, 4 hours. And most of his time ng panalangin is pray in the Spirit. Sabi nga ni Paul Yonggicho, nung tinatanong siya, almost 90% of my time sa prayer ay prayer in the Spirit. Pray in tongues. Okay, minsan hindi natin, alam niyo pa pag nagpe-pray, maganda pong itong series natin about the Holy Spirit. Kay na inaaral na namin ni Pastor, mga susunod na mga magtuturo dito. Grabe po, maunawaan natin kung ano ibig sabihin ng praying in tongues. May 4 na klase po yon. Kay sabi ganito, si Paul Yonggicho, sabi ganun pa, hindi naman natin alam eh, tayong tao limited. Pero yung Holy Spirit, He is God, He is unlimited. He is all-knowing. Kaya sabi ganito, nananalangin siya in the Spirit, kay hindi niya alam yung gagawin, sa Espiritu siya mananalangin para ipaalam sa kanya ng banal na Espiritu. Hello? Sa mga panahon na hindi mo na alam, mag-tongues ka na lang, mag-pray in tongues ka. Okay? I-desire din ng heart natin na mabaptize tayo ng banal na Espiritu. Dahil po, pag nabaptize tayo ng banal na Espiritu, yung kapangyarihan sa paglilingkod. Okay? Alam niyo po, katatapos lang ng camp natin sa PAG, ang dami binaptize ng Holy Spirit. Kay mga kabataan na nagsuko ng buhay sa Panginoon, ako po'y tuwang-tuwa kasi yung aking anak na pangalawa na baptized ng Holy Spirit. Ang tagal niya. Tuwang-tuwa ako, sabi ko, prayer namin to ni Daddy. Actually, doon nagpe-pray ako habang nagme-minister sa mga kabataan. Hindi ko naman kasi nakita si DJ. Si JD kasi na-baptize na yun ng Holy Spirit eh. So, siya pinipray namin. Sabi ko ganun, Lord, baptize mo yung mga kabataan na to, and then nag-pray kami, nag-ano ng mga ano. Maya-maya, pag nag-ano ng maglilingkod sa Panginoon, mga magpapastor eh. Okay, nagulit ako sa likod, may nakayakap doon na bata kay Joey, yung anak ko pala yun. Tapos sabi ko, nangyari siya, sabi ni Joey, napuspos daw. So inayaan ko lang, ang tagal di siya matapos-tapos-tapos. Inilipat na sa akin ni Joey, inawakan ko siya nandito na sabi ko, enjoy mo lang. Sabi niya, hindi matapos. Talagang nanginginig ko ganito niya. Sabi ko, it's okay. Pinakamasayang mararanasan mo sa buhay mo, mapuspos na yung banal na Espiritu. Talagang kumaganyan yung ano niya eh. Natutuwa ako. Sabi ko, ganun, Lord, naiyak talaga ako habang yakap-yakap ko yung anak ko. Sabi ko, Lord, yung panalangin ko, wala namang kami ibang nais ni Pastor, kundi yung anak namin maglingkod din sa'yo. Naibigay nila yung buhay nila sa'yo. Kaya sabi ko, yes to, yung dalawa pang maliit. Kaya alam mo yon, sabi ko, may gagawin dakilang bagay ang Panginoon sa generation na ito at kailangan niya ng mga kapartner. Hello? Hello? Inaalok ka ng banal na Espiritu, pwede ka bang makapartner? Sabi mo nga sa katabi mo, pwede ka daw bang makapartner ni Holy Spirit? Alam niyo po, ang banal na Espiritu ay gentleman. Hindi kanya pipilitin. Hindi tayo ginawang robot para pasunurin sa kahit ayaw mo, wala kang choice. Pero alam niyo po, he's so gentleman, na aalokin ka niya, aalokin ka ng aalokin, hanggang isang araw tumugon ka sa inaalok na partnership with you ng banal na Espiritu. Alam niyo po, itong mga man of God na to, grabe. Sabi ko nga eh, Catherine Kuhlman, pag pinapanood ko, sabi ko ganun, Lord. Pero alam mo yun, sobrang mahal niyang banal na Espiritu.
actually mga story ng buhay nila, grabe, ang tindi ng pinagdaanan, ang tindi ng buhay. Kaya lang nung tinulungan sila, inayos sila ng banal na espiritu, kaya grabe silang magpasalamat. Grabe silang magmahal kasi yung pinatawad ng malaki, yun yung magbibigay at magpapasalamat ng malaki sa Panginoon. Magbibigay ng buhay sa Diyos. Lahat po tayo dito, tama ba? Lahat tayo ay napakalaki ng utang na loob sa Diyos. Hello? Lahat po ba tayo napakalaki ng utang na loob natin sa Diyos? Okay, every day, ngayon palang buhay ka pa, ang daming patay na. Ang daming baliw na. Ang daming wasak na ang pamilya. Ang daming ganito, ang daming ganyan. Pero ikaw, kinahabagan ka ng Diyos. Ako, pinatawad, kinahabagan ng Panginoon. Ikaw, pinagpapala ng Panginoon. Ako, pinagpapala ng Diyos. Eto matindi, gusto kang gamitin ng Panginoon. Gusto kanyang makapartner dito sa lupa kasi ang dami pang napapahamak. Kailangan niya ng partner. Okay? Naghahanap ang banal na spirito ng makakapartner niya para mag-manifest ang kanyang kapangyarihan, para mag-manifest ang kanyang pag-ibig, mag-manifest ang kapatawaran, mag-manifest ang wisdom, mag-manifest ang deliverance, ang lahat-lahat sa kanya. Hello? Gusto ng Panginoon, naghahanap siya ng magiging mga kapartner niya sa huling panahon na ito. Dahil ang mundo, pasama ng pasama. Ang mundo, patindi ng patindi. At malapit na ang katapusan. Kaya kailangan niya ng mga kapartner na magmamadali, na willing isubmit ang kanyang kalooban, ibigay sa kalooban ng Diyos at kunin ang kalooban ng Diyos at siya na yung masunod sa buhay niya. Hindi sinabing lahat tayo dito magpapastor na. Lahat na tayo mag-full-time na sa ministry. Kahit nasaan ka, kahit nasa trabaho ka, kahit tatay ka, kahit nanay ka, kahit youth ka, kahit nag-aaral ka, kahit nagtatrabaho ka o young professional ka, pwede kang gamitin ng Panginoon, pwede kang maging kapartner ni Holy Spirit. Lahat tayo inaalok ng banal na spirito. Nasa sa'yo kung tatanggapin mo. Ulitin ko, gusto ng banal na spirito, pwede ka bang makapartner upang malayang mag-manifest ang kapangyarihan ng Diyos. And sabi po dito, if you honor the Holy Spirit, you talk to Him, you spend time with Him. Okay, pagka-partner mo, ino-honor mo siya, kay makikipag-usap tayo sa Kanya. At when you talk about Him, He will manifest. He will manifest. Alam niyo po, kaya excited kami. Pinag-uusapan natin ngayon ang banal na spirito. I believe kumikilo siya sa iyo ngayon. I believe. Dahil pinag-uusapan natin ang banal na spirito, nagpapakilala siya sa iyo, alam kong tinanggap mo ang pakikipagkaibigan niya sa iyo. Alam kong tinanggap mo ang inaalok niyang partnership with you. Sa oras na ito. Dahil gustong-gusto niya yon. And I believe, kanina yung mga pinanalangin natin, dahil pinag-usapan natin ang banal na spirito, at siya in-acknowledge natin yung galaw niya sa oras na ito, you receive what you asked for and what you prayed for. Kaya tinanggap mo na yan in Jesus' name. Hello? May kailangan ng kagalingan, you receive your healing. Yung nag-ask ng forgiveness, you receive your forgiveness. Yung nag-ask ng financial blessing, you receive your blessing. Okay, pag-uwi mo. Okay, you receive na from the moment you ask. Okay, binigay na yan sa'yo ng Panginoon dahil gustong-gusto niyang mag-manifest. Gustong-gusto niyang gumalaw. Okay, kaya po ito, maghanda po tayo. Itong series natin na ito, pag-uusapan natin ang banal na espiritu. Kikilos siya ng kikilos. Alam niyo ba, gustong-gusto niya yon. Ang tagal niya, nalimitahan siya. Okay, pero ngayon, wow, sabi ni Holy Spirit, wow, at last. Okay, ngayon, magiging friend na nila ako, magiging best friend nila ako. Ngayon, ako'y kapartner na nila. Hello. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi lahat tayo. Buong BGO, maging kaibigan ng banal na spirito, maging ka-partner ng Holy Spirit sa huling panahon na ito. Amen. Okay? Sabi pong ganun, honor the Holy Spirit in every area of your life.
He is your partner. Okay? I-honor natin ang banal na Espiritu. Kapartner natin siya sa pagpapamilya mo. Hello, mga nanay, bilang nanay sa pagpapalaki ng anak. Ang hirap po magpalaki ng anak ngayon, ang daming kalaban. Lalo na yung media, yung bad media. Ang dami pong demonic na pagkilos ng demonyo. Mag-ingat po tayo. Alam nyo, ituturo sa atin ang Holy Spirit. Ako ngayon, very ano kami ni Pastor, even sa mga damit, even sa panonoorin. Kayo nung nakana naging aware na ako sa ano, Lord, pwede ba to? Kaya lagi nang tinatanong kay Holy Spirit, alam nyo ba, kahit nawawalang susi, kahapon, sabi gano'n to, papunta kami ng camp. Kaya sabi ko, nawawalang susi, 30 minutes na naming hinahanap. Kaya biglang naalala ko nga, pwede namang magtanong sa Holy Spirit, napapagod pa ako dito. Eh, all-knowing siya, puminto ako ng saglit. Holy Spirit, pino-forbid mo ba kami? Or, ang tawag dito, hinahadlangan mo ba kaming umalis? Kasi minsan ganon. Kaya kayo hindi pinapalis, baka may disgrasya. So, ano ka muna ng banal na Espiritu kasi para hindi ka madisgrasya. Sabi ko, madidisgrasya ba kami kaya hindi mo pa kami pinapaalis? Or, hindi lang talaga namin makita yung susi. Pwede po ba ipakita mo sa amin yung susi kung pwede na kaming umalis? Sabi ko ganon. Alam mo, biglang sabi sa akin, punta ka sa kwarto nila, JD. Tignan mo doon yung lagayan ng yung sabitan nila ng mga pantalo. Pagtingin ko, andun nga yung pantalo ni Daddy. Doon pala siya nagbisa kabilang kwarto, hindi sa kwarto namin. Alam niyo, nahalughog na namin yung buong bahay eh. Alam niyo, even the small things, little things, pwede nating tanungin ang banal na Espiritu. Kay, pati sa mga damit, meron akong isang damit na hindi ko nakikita. Sabi ko, parang may iba kasi yung pagsuot ko to. Oo, binabate ako minsan, sinuot ko yung dito, blong damit. Wow, mami, ang ganda ng damit mo. Pero sabi ko, nung suot ko yun, hindi ako at ease. Parang may nararamdaman akong kakaiba. Nung nagtitiklop ako ng damit, tinignan ko, sabi ko, Lord, anong meron dito sa damit na to? Bakit hindi ko, may nararamdaman akong kakaiba dito? Pakita mo nga po sa akin, pambihira nung nakita ko, yung mga bungo pala yung ano, hindi mo siya mahahalata talaga, for sure. Ako nga, hindi ko nakita kahit tinititigan ko eh. Hanggang sa pinalinaw na lang ng Panginoon yung mata ko, ay, buro bungo pala to. Alam niyo po yun, even sa pagkain, sa kung ano-ano, kaya kailangan manalangin, kailangan tanungin anong gagawin, pati sa pagbili ng mga gamit. Kay, alam niyo ngayon, kapag ka-partner mo si Holy Spirit, hindi ka magkakamali. Malilimitahan. Kay, at hindi, alam mo yun, nasa tama kang landas. Kay maging maayos ang lahat. Kay even, lalo na sa mga major decision, kahit maliliit na decision, little things, and then mga big things or malalaking bagay, kay ang sarap makapartner si Holy Spirit. Hello po. Lalo na kapag ikaw ay leader na, anong gagawin ko? Anong sasabihin ko? Kaya sabi ko nga eh, kami, humingi man ng tawad ng asawa ko sa Panginoon Lord, sa mga panahon na hindi kami nag-ask muna sa'yo, na hindi ka na, alam namin ka-partner ka, pero na-neglect ka namin, iniwan namin yung ka-partner, iniwan mo partner mo. Okay, alam mo yun? Kaya sabi na, Lord, sorry ah, ngayon bumabalik ulit kami sa'yo, anong gagawin namin? Anong dapat namin gawin? Ano yung saan kami pupunta? Anong tatakboy natin? Eto ba yung dadalhin? Okay. So, ang sarap makapartner si Holy Spirit. Sabihin mo nga sa katabi mo, gawin mo ng partner. Kaya lalo na sa pagpapamilya, ulitin ko, sa pagpapalaki ng anak, sa pag-aasawa. Alam nyo po, kahit gano'n tayo kabantay, mga misis, kay maliban na ipabantay mo yung asawa mo sa banal na Espiritu, pabantay mo sa Diyos, protection na ng Diyos, kay kahit asawang lalaki at babae. Okay, yung alam mo yon, yung prayer mo, yung pakikipag-usap mo, Holy Spirit, bantayan mo ang asawa ko, ingatan mo siya. Okay, marami pong panahon na si pastor, ako po kasi intercessor niya. Okay, magwala pa noon. Okay, bigla na lang akong mag-pray. Minsan may instances na galing sila ng Manila ni Ata, pauwi sila, na nagpe-pray ako, bigla ko lang silang naisip, sabi ko, I pray protection, hindi ko naman alam kung ano nangyayari sa kanya, nag-declare ako ng protection, yung pala na wala ng preno. Okay? Kaya nung pauwi sila, daan-daan sila, iningatan sila ng Panginoon. Okay? Mahalaga po iyon.
kay alam ng Holy Spirit, kaya kapartner mong Holy Spirit sa iyong asawa, ingatan niya kahit malayo siya, kahit nasaan siya. Iingatan siya sa mga pada, sa padala ni Satanas. May mga panahon na may tuksong lumalapit, alam mo yun, pag mananalangin ka, mapiprevent. Maraming ganon kami ni Pastor. Hello? Pugi si Pastor eh. Okay. Pugin-pugi sa demonyo. Okay. So, alam niyo yun, kailangan manalangin ka. Partner ko siya. Sabi ko dati, ang kapalit ko sa kay Pastor ay impyerno. Pero ngayon iba na. Ang sasabihin ko, kapartner ko si Holy Spirit para ingatan ng asawa ko. Hello. Tutulungan siya ng Panginoon. Ano pa? Sa mga anak, sa ministry, sa trabaho, sa business. Hello. Mga business natin, ang daming business ngayon na ano, ang daming nalulugi agad, ang daming ganito, hindi mo na alam kung ano magpapatok. Minsan ito patok, ginaya na. Nagpares si ganito, nagpares din si ganyan, puro pares na. Kaya na heart attack na at saka na ano na mga tigil-tigilan na natin konti 'yon. Okay, mahilig din magpares eh. Okay, anong business ba talaga? Tanungin mo sa ka-partner mo. Pag siya yung ginawa mong partner sa negosyo, hindi ka malulugi. Alam niya, yung pinaka mainam. Siya yung source ng lahat. Okay? Sa school, sa pag-aaral mo, alam ng banal na spirito. Kaya maging partner natin siya. Okay? So, next naman po sa huli. Ito na po ako sa huli. Okay? Una, friendship with the Holy Spirit. Next is partnership with the Holy Spirit. And last po is intimacy with the Holy Spirit. Parang ganito, yung friendship, courtship, nakikipagkilala pa lang sa mag-asawa, sa relasyon bilang mag-asawa. Pagdating ng partnership, sinagot mo na, partner na kayo, engage na kayo, nagpiprepare na kayo, nag-uusap na kayo para sa future nyo. And then, ang intimacy po is yung kayo ay kinasal na kay mag-asawa na parang ganon. Kay nagiging intimate lang naman ang mag-asawa. Diba, pagka mag-boyfriend pa, hindi pa ganon eh. Kasi may restriction pa. Kahit pa paano, oo, partner na kayo, pero hindi pa ganun kayo. Pero yung maging intimate na kayo, kasi pinag-isa na kayo. At yung unang taon ng pagsasama, syempre nag-uumpisa pa lang, medyo nagkakapaan pa. So, unang taon, pangalawang taon, pangatlong taon, hanggang sa, alam niyo yun, pagdating sa, ano, habang tumatagal, nagiging intimate kayo mag-asawa. Tinginan pa lang mag-alam mo na. Okay, pag tininan pa lang ng asawang babae, sasabihin agad ng lalaki, ilang gatang, magsasayang na ako. Ginawang utusan eh, hindi naman joke lang po. Okay, alam mo na kung ano yung sinasabi. Alam mo na kung galit yung asawa mo o hindi. Dati nangangapa ka pa, kanina tawa to ng tawa, ngayon hindi na nagsasalita. Okay, pero ngayon alam mo na, ay, may topak. Ay, walang pera. Ay, masaya. Sabi niya, ay, masaya. Okay, kasi ganito. Okay, tignan po natin ito ah. Parang inahalin tulad na lang natin sa relationship with ng mag-asawa. Kami po ni Pastor, mas naging intimate kami ngayon kaysa kahapon. Okay, every day of our life. Lalo na po, daanan ko lang itong sandali bago tayo ano. Lalo na po yung kung asawa mo, alam niyo magkaisa kayo ng espiritu. Kaya kung meron po sa atin dito na mga hindi pa nakakilala sa Panginoon ang asawa, ipag-pray niyo po. Kaya ipag-pray niyo, one day makakilala yan sa Panginoon. Kung may issue sa relationship with your wife or your husband, pray mo lang, aayusin ng Diyos yan. Kaya yung Diyos natin, Diyos na nag-aayos ng buhay. Kaya ibabalik niya sa order yung buhay natin, even your family. Pray ka lang, mag-pray ka lang. Sabi mo sa katabi mo, pray lang. Pray lang, huwag titigil sa panalangin. Alam niyo po, pinakamasarap sa mag-asawa, yung alam mo, yung intimacy na dumating na kayo sa point na yung time ng buhay nyo, nang pinag-uusapan nyo yung ginawa ni Kristo sa buhay nyo. Nung nakaraan, nag-anniversary kami ni Pastor, nung Monday, okay, so kami lang nasa bahay, alam mo yun, nagkwentuhan kami, hinabot kami ng alas dos ng madaling araw. Iniisip lang namin, inaalala namin yung ginawa ng Diyos sa buhay namin. And then we pray. Alam niyo yun, iyak kami ng iyak sa Panginoon, pinuspos kami ng banal na spirito. Pasasalamat sa Panginoon. And sabi namin, Lord, tinitiwala namin sa iyo yung eto pang sumunod na mga taon na kung saan naglilingkod. Alam mo yung pinakamasarap dalawa kayo naglilingkod sa Panginoon. Kay pwedeng yung iba, kay
nasa ano pa lang kasi, be patient. Okay? Dadalin din niya ng Panginoon sa paglilingkod sa Kanya. Kay dadalin din niya ng makakilala sa Panginoon, huwag ka lang titigil. Huwag ka lang titigil. Kay pray lang ng pray. One day, magulat ka pa, magpastor pa yan. Magulat ka pa, magpastora pa yan. Alam mo yun, yung highest calling pala. Okay? May mga ganun po, mga testimony. Kung kailang, at tandaan akong kailang ang dami, yung pala, tinatawag ng Panginoon. Wow. Kaya, sabi mo nga sa sarili mo, be patient. Be patient. Kaya darating din tayo dyan. Pero alam mo yun, naglilingkod yung mag-asawa sa Panginoon. Pinag-uusapan nyo si Jesus. Alam mo yun, kahit na may kulang, hindi mag-aaway ko yun. Pero wala tayong ganito. Ano sasabihin? Tara, pray tayo. Hingin natin sa Panginoon. Ang tagal-tagal na tayong tinatawid ng Panginoon. Ngayon ba naman tayo matatakot pa? Okay. So, pray lang ng pray. Alam nyo ba na the more na lumalapit tayo sa Diyos, the more na malalapit ka sa asawa mo. At ang goal, parehas mag-asawa. Kay lapit sa Panginoon at magiging malapit kayo lalo sa Panginoon. Alam nyo, sa bahay, ano nyo po yung prayer life sa bahay, yung devotional, pati mga anak natin, mga magulang, dapat tayo magdala sa mga anak natin sa paanan ng Diyos. Kaya dalhin natin sila sa intimacy with the Lord. Huwag niyong pigilan ang anak niyong gusto maglingkod sa Panginoon. Mas lalo niyo nga silang i-push sa paglilingkod sa Panginoon. Pinakamagandang mangyayari sa buhay natin, yung maranasang maglingkod, mahalin ng Diyos. Kaya gamitin ang Panginoon, maging kaibigan ng Diyos, maging ka-partner ng Diyos, maging intimate with the Holy Spirit. Kasabay natin. At huwag naman natin, sige, kayo na lang mga anak, dito lang ako. Hindi po. Habang may buhay tayo, pwede tayo maglingkod sa Diyos. Hello? May kaibigan tayo, pwede nating i-share. Maraming paraan ang paglilingkod sa Panginoon. The more na naglilingkod ka sa Diyos, the more na magiging intimate ka sa Holy Spirit. Hello? At the more na nagiging intimate ka sa Holy Spirit, magdi-desire ka maglingkod. Makikita mo pag unti-unting ano ka, kasi habang dumidikit ka sa banal na spirito, yung tibok ng puso niya, magiging tibok ng puso mo. Yung desire niya, yung nakikita niya, makikita mo. Kaya ipupush ka, pag naging intimate ka sa banal na spirito, lalo kang ipupush sa paglilingkod. Hindi ka ilalayo. Hello? Lalo kang ilalapit at ipapakita sa iyo ang pangangailangan ng mundo sa Diyos. Hello? Okay, dito po tayo sa intimacy. Sabi ganito, in order to be intimate, we must know the personality of the one who seek to be close with you. Okay? In order to be intimate, we must know the personality of the one we seek to be close with. Okay? Mas maging close tayo sa banal na spirito. Paano natin makikilala? Okay? Yung salita ng Diyos, panalangin. Okay? Kung saan merong pagtitipon, your cell group, mahalaga po yan. Okay? Para lalo tayong mapalapit, mas lalo nating makilala ang banal na spirito. Kay sa mga gawain na kung saan nandoon, tayo sama-samang naglilingkod, sama-samang kinikilala, sama-samang ina-ask yung presensya ng Panginoon. Okay? Meron pong, dito po ako magtatapos. Yung banal na spirito, tinanggap natin ng Panginoong Hesukristo bilang Lord and Savior. So inaalok niya tayo ng relasyon, maging kaibigan, maging partner, at maging intimate sa Kanya. Alam niyo po ba, bakit hindi nakakagalaw ang banal na spirito sa buhay natin? I believe lahat dito tayo naranasan na natin gumalaw ang banal na spirito sa buhay natin. Hello? Pwedeng minsan, pwedeng madalas, o lagi gumagalaw ang banal na spirito sa buhay natin. Pero may mga panahon naranasan mong hindi nakagalaw ang banal na spirito. Ito yung mga panahon na nag-grieve si Holy Spirit sa ating mga buhay. Sabi pong ganito, kay don't grieve the Holy Spirit. Ephesians chapter 4, verse 29 to 32. Do not let any... Okay, bakit nag-grieve ang banal na spirito? Ito po kasi ang problema. Do not let any unwholesome talk come out of your mouth. Sabi ko nga, pambihira. Alam niyo po, kung magiging ano lang tayo, sensitive at magbabantay tayo sa puso natin, kay babantayan natin bibig natin, babantayan natin isip natin, kay at ayun naman yung dapat natin gawin. Tingnan niyo po to. Do not let unwholesome talk come out of your mouth. Bantayan natin bibig natin. Any
form or salita ng ang tawag dito ng pangmamak ng mga ano yon, hindi nga malaswa eh, yung hindi lang kasi masyadong ano na yon eh, kay yung mga salita na hindi makakapag-edify, kay yung bibig natin kay dapat 'to mag-build up, hindi magbagsak, kay yung bibig natin gamitin para magbigay ng life, hindi magbigay ng death. Okay, sabi ganito, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen, and do not grieve the Holy Spirit of God with you, whom you were sealed for the day of redemption. Okay, next na, get rid of all bitterness. Okay, ako po pasaliksik ng saliksik. Mga kamanggagawa ko, lalo na po yung mga naglilingkod na sa Panginoon, ito ang problema natin. Nasasaktan tayo, nadi-disrespect. Okay, minsan, alam mo yon na gusto mo lang naman talagang matulungan, gusto mo lang naman ilapit sila sa Panginoon, kaya lang ayaw nila, kaya nasasaktan ka. Minsan, napagsasabihan ka ng kung ano-ano. Okay, merong mga sinasabi against you. Okay, pwedeng maging bitter yung life natin, yung heart natin. Pwede tayo magkanlong ng sama ng loob. At pag may sama ng loob, pag may bitterness, kaya hindi po makakagalaw ang banal na Espiritu. Why? He is Holy Spirit. He hates sin. Kasi nga, holy siya. Hello? Kaya anumang mga maling kaisipan, hindi tamang kaisipan, sabi dito, rage and anger, galit. Kaya po baka may mga sama pa tayo ng loob. Kaya minsan di makagalaw ang banal na Espiritu. Gusto niyang makapartner ka, gusto niyang maging intimate with you. Kaya lang kung may bitterness, kung may anger, brawling and slandering, kaya alam niyo yung pang simpleng pangmamak, ang tawag dito, pangbubuli. Minsan kahit joke, hindi yan, di natutuwa pala ang Diyos doon. Ano pa? Along with every form of malice, mga malisyosong kaisipan, kay mga maruming kaisipan, be kind and compassionate to one another, forgiving each other just in Christ God forgave you. Hello? Lahat ng mga form sa isip, kay yung panag-isipan natin ng masama, pwedeng galit, pwedeng inggit, selos, ano pa bang mga kasalanan, kay na lumalabas sa bibig natin, nandito sa isip, lumalabas sa bibig, natatanim sa puso. Pag merong mga ganito, alam nyo ba, nagigrip ang banal na Espiritu. At ito po yung nakakatakot sa lahat. Naklabas mo yung Matthew chapter 12 verse 32. Gusto tayong paalalahanan ng Panginoon sa uling panahon na ito. Matthew chapter 12 verse 32. Okay. Anyone who speak a word against the Son of Man will be forgiven. But anyone who speaks against the Holy Spirit will not be forgiven. Either in this age or in the age to come. Sabi nga, anyone who speak against the Son of Man, against kay Jesus, kay mapapatawad. Pero yung mag-speak against the Holy Spirit, hindi mapapatawad. Sabi ganito, kahit noon, ngayon, o kahit kailan pa, pag nag-speak against the Holy Spirit, kay pag, alam mo yun, sabi ko nga, wow, nakakatakot itong ano to, hindi ka pa mapapatawad. Okay? Kaya sabi ganyan, get rid of lahat ng mga anumang masama, anumang karumihan sa isip, sa puso natin, sa bibig natin. Kaya tanggalin po natin ito dahil nagigrib ang banal na Espiritu sa mga ganitong kay meron sa ating mga puso. Especially the unforgiveness. Okay? Kasi tayo mga tao, prone po tayo, nasasaktan tayo, may damdamin tayo. Okay? Maraming nakakasakit sa atin. Pwedeng asawa mo, pwedeng anak mo, pwedeng mga kapitbahay mo, kaibigan mo, kamag-anak mo, o kung sino man yan. Okay? Tayo ay prone sa prone na masaktan ng boss mo, ng teacher mo, kung napagsalitaan ka. Okay? Alam niyo po, laging guard your heart. Kaya linisin natin puso natin. Kaya kailanman hindi tayo magiging intimate with the Holy Spirit kung meron tayong dala-dala sa puso natin. At ito pa matindi, kung may dala-dala tayo sa puso natin, sabi mo ganyan, nagigrip yung Holy Spirit at huwag nating igrip yung Holy Spirit. Kaya dahil isang malaking kasalanan ang mag-grip siya sa buhay natin. Hello? Kami, sabi ko, Panginoon, patawarin mo mga panahon na nag-grip ka.
na hindi ka nakakilos sa akin, na nakapagsalita ako kahit pabiro, na nag-ano ako ng ano, o nakapag-isip, o may mga panahon na nagtanim ako ng sama ng loob. Alam niyo, everyday, Lord, ah, baka merong nagkakanong sa puso ko, siksikin, saliksikin mo to, baka may natitira, kahit konti lang. Kaya ayokong magkanlong ng kahit ano sa puso ko. Baka meron pa ditong di kayo napapatawad. Mga kapatid ko, mga kamanggagawa ko. Hello. Ayaw ng banal na spirito na manatili ka sa ganyang kalagayan. Kaya hindi niya to ginagawa kasi holy siya. Hindi lang niya lang to ginagawa kasi Diyos siya. Ginagawa niya to for your own good. Para din sa atin. Kasi hindi tayo makapag-enjoy ng buhay Kristiyano natin kung meron tayong mga galit, kasalanan na itinatago. Pwede mong itago yan sa asawa mo. Pwede mong itago sa anak mo. Pwede mong itago even yung mga sin ng noon-noon pa. Pero hindi mo yan kayang itago sa Panginoon. Hindi mo kayang itago sa banal na spirito because He is all-knowing. Pero ang maganda lang, kung ikaw ay magbababa ng sarili at hihingi ng tawad at hihingi ng habag ng biyaya sa Panginoon, kaya kang patawarin ng Diyos. At alam mo yun, minsan maraming mga tao na kaya may karamdaman, dala-dala niya yung hinanakit, dala-dala niya yung pain, dala-dala niya yung sugat, dala-dala niya yung kasalanan sa loob. At may mga tao na kaya buringot ang buhay kasi galit. Merong hindi mapatawad sa loob. Kaya kala mo kalaban niya ang lahat. May mga tao na ayaw nang lumabas kasi ayaw na masaktan, punong-puno ng pain yung puso dahil ang daming nakasakit sa kanya. Ayaw ng Panginoong manatili tayo sa ganyang kalagayan, lalo na tayong mga anak ng Diyos. Gusto niya maging matagumpay ang buhay nating Kristiyano. Sa oras na ito, tatayo po tayong lahat. Gusto kang katagpuin ng Panginoon sa oras na ito. Gusto niyang maging intimate with you. Sabi po, don't grieve the Holy Spirit. Pag meron pala tayong kinakanlong na kasalanan, pag meron tayong kinakanlong na bitterness, na unforgiving spirit or unforgiveness sa heart, pag meron tayong sama ng loob, o ano man sa puso natin na mali, na hindi tama, nagigrieve ang banal na spirito. And don't grieve the Holy Spirit. Ang ibig sabihin po ng grieve na Holy Spirit sa Greek word niya po ay lupita. Lupita. It speak of to be sad, to be made sorrowful. Ibig sabihin nalulungkot, nagiging sorrowful yung puso. Okay? Sabi ganito, yung lupe, galing po yung lupita sa, or yung lupit sa lupe. Ang ibig sabihin po, pain or grief can be only experienced between two people who deeply love each other. Okay? At alam niyo ba, mahal na mahal ka ng banal na spirito. At alam din ng banal na spirito na minahal mo siya. Kaya lang dahil sa mga pangyayari, sitwasyon ng buhay, kung nakapagkanlong man ng kasalanan na hindi natin naingatan ang puso natin, ang sarili natin, nahulog tayo sa kasalanan o nahulog sa anuman, pwedeng nasaktan ka. Pero alam mo, after pa rin ang banal na spirito na pagalingin ka. Kasi gusto niyang gumalaw sa buhay mo. Ayaw niyang manatiling nagigrieve o ayaw niyang manatiling nahihirapan ka. Pag may galit ka, sinong unang nahihirapan? Ikaw. Pag may galit ka, para kang umiinom ng lason at sinasabi mo sa kinagagalitan mo, mamatay ka na sana. At pag meron kang sama ng loob, kahit ang saya-saya mo, pag bigla mong naalala yung ginawa sa'yo, bigla kang nalulungkot. Sinong nahihirapan tayo din? And ayaw ng Holy Spirit manatili tayong nahihirapan. Dahil hindi tayo para doon. Hindi ka para doon. Gusto ng banal na spirito, ma-enjoy mo yung buhay ng isang buhay ng Kristiyano, isang ganap at kasiyasiyang buhay sa piling ng Panginoon. Sa oras na ito, inaalo ka ng banal na spirito na maging kaibigan, maging best friend, maging kapartner,
at maging intimate with you. Sa oras na ito, pwede kang makipag-usap sa Holy Spirit. Narito siya. Ang Diyos Ama nasa langit. Ang Diyos Banal na, ang Diyos Anak o si Jesus Christ nasa kanan ng Ama. Ang Banal na Espiritu nandito sa ating kalagitnaan. Nasa loob mo. Kaya naririnig ka niya. Pwede mo siyang kausapin sa maliit na tinig mo. Sa maliit na isip mo. Pwede mong kausapin ang Banal na Espiritu. Just close your eyes, church. Pikit mo lang yung mata mo. Sa oras na ito, from your heart, kausapin mo ang Banal na Espiritu. Kung merong nais na hingi ng tawad, kung merong nais ng kagalingan, ask the Holy Spirit to forgive you. Ask the Holy Spirit to heal you. And ask the Holy Spirit to strengthen you. And ask the Holy Spirit na maging intimate ka sa Kanya sa oras na ito. Na muli, hindi na mag-grieve ang Holy Spirit sa buhay mo at sa buhay ko, kundi makakilo siya mightily. Hallelujah. Habang inaawit natin ang awit na ito, just close your eyes, taas mo lang yung kamay mo, makipag-usap ka lang sa Banal na Espiritu. Hindi ko alam ang kalagayan ng puso mo, pero alam ng Banal na Espiritu. Hindi alam ng asawa mo, hindi alam ng anak mo, hindi alam ng mga magulang mo, pero alam ng Holy Spirit. At pwede ka sa Kanya ngayong lumapit at patulong sa Banal na Espiritu. At pwede kang maglambing sa Kanya. The Holy Spirit is here. The Holy Spirit is with us. The Holy Spirit is with you because you are the temple of the Holy Spirit. Templo ka ng Banal na Espiritu. Ito yung tamang panahon na humingi tayo ng tawad sa mga panahon na grieve natin si Holy Spirit. Sa mga panahon hindi tayo nakinig sa Kanya. Sa mga panahon nagkasala tayo, nagtanim ng kung ano-ano man sa puso natin. Templo niya to, templo niya to, templo niya to. Ikaw ay para sa Banal na Espiritu. Ikaw ay para sa Diyos. Tanggapin mo ang kagalingan. Tanggapin mo ang kapatawaran. Tanggapin mo ang paglilinis ng Banal na Espiritu sa oras na ito. Yes, Lord. Sige lang, makipag-usap ka lang sa Banal na Espiritu. Yes, God. Come in your fire. I love you. Kailan huling sinabi mong I love you, Holy? Pwedeng matagal na, pero hanggang ngayon, nag-aantay siyang sabihin mo uli yan sa Kanya. Na nagagaling sa buong puso mo. All my life in your hands.
Shikaraso. Receive, receive, receive. Oya ba Shikaraso? Sige na ba Shikara? Pinalalakas ka ng Banal na Espiritu. Pinupuno ka ng Banal na Espiritu. Pinalalakas ka ng Banal na Espiritu. Oya ba Shikaraso? Oya ba 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 kela dashi. Yala ba Shikaraso? Yadaso, sa oras na ito, gustong marinig ng Banal na Espiritu ang tinig mo. Open your mouth. Pray in the Spirit. Pray in the Spirit. Pray in tongues. Pray in your language or in your word. Pray, pray, pray. Give Him praise. Give Him thanks. Oh, open your mouth and praise Him. Praise Him. Praise Him. Oh, yadadada. I love you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. Yala ba 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 ba. Shere da shikere de. Ola ba shu da so. Oh, we love you. We thank you. Salamat, salamat sa'yo. Pasalamatan natin ang Banal na Espiritu. Yala da shu. Worship Him. Praise Him, praise Him. Thank you, Holy Spirit. Salamat, salamat, Holy Spirit. Salamat, Banal na Espiritu, hindi ka nagtatanim ng sama ng loob sa mga panahon na nag-grip ka namin. Salamat, hindi mo kami iniiwan. Nanatili ka pa rin nag-i-stay kahit ikaw ay nalulungkot at nag-grip sa amin. Hindi mo kami pinabayaan sa oras na ito. Nagpapasalamat kami sa iyo sa lahat ng ginagawa mo sa buhay namin. Thank you, Holy Spirit. We appreciate you and we love you. Salamat, inaalok mo kami ng relasyon, ng pakikipagkaibigan, ng pakikipagpartner, at na pagiging intimate with you. Hayaan mong makilala ka pa namin. Hayaan mong maranasan ka pa namin. Hayaan mong isubmit namin ang kalooban namin sa iyong kalooban. Isurrender namin ang buong area ng buhay namin sa iyo. Oh, maraming salamat, Banal na Espiritu. Salamat sa ginawa mo sa simbahan na ito. Salamat sa ginawa mo sa bawat individual na naririto. Salamat sa gagawin mo pa. Nag-uumpisa ka pa lang ng pakikipagrelasyon sa amin. Lord, thank you. Us to be intimate with you. Thank you, Holy Spirit. Sa'yo ang lahat ng papuri. Sa'yo ang lahat ng pagsama at pagdakila. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Po natin ang ating Diyos na buhay. Dadako naman po tayo ngayon sa isa pang uri ng pagsamba, ang pagbabalik ng biyaya sa ating Panginoon. Sige po, kunin po natin yung ating tithes and offering at ito po ay ating ipapanalangin. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita na itinanim mo sa aming mga puso. Lord, dadako kami sa isa pang uri ng pagsamba, ang pagbabalik sa iyo ng biyaya na nagbuhat sa iyo, Panginoon. Likhaan mo kami ng puso, Panginoon, na maging tapat sa iyo, Panginoon. Lord, dalangin namin magamit lamang ito sa iyong iglesyang banal dito sa lupa. Ganun din yung aming simbahan, Panginoon. No debt, no stress, walang utang, walang delay, Panginoon. Sa inyo namin ito tinitiwala. Maraming maraming salamat, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa tanahan, at na kaming saluhin.
regular announcement, please watch this. Hello, BGO family. Here are our weekly reminders. Morning worship service every Sunday at 8 a.m. Facebook Live is also available. BGO Kids Church for kids 5 to 12 years old, same time with our morning worship service. YSUN Service, a worship celebration for the young people, every Sunday at 3 p.m. Prayer Meeting, every Wednesday at 6 p.m. Cell Groups, a once-a-week meeting with your brothers and sisters in Christ. We make giving easier. For online sending, you can scan the QR codes behind the scenes. Here are our bank accounts. Thank you and have a blessed week. Diyan po sa likod, pwede na po kayo magpa-register. Ang registration fee po ay 600 pesos. Tinatawagan ko na po ang ating pastor. Sige po, bago tayo mag-iwahiwalay, I encourage you mga minamahal ko, balik tayo sa salita ho ng Diyos. No? Kung kayo po ay matagal na hindi gabasa ng Biblia, muli ho nating buksan ang mga Bible ho natin. Kasi po, tingin kayo sa akin, pag wala pong revelation ang gagaling sa Panginoon, hindi po tayo mag-change. Hindi tayo magkakaroon ng kalapitan sa Panginoon maliban na maintindihan natin kung sino po ang Diyos natin. Kaya kung mayroon tayong babalikan sa buhay natin, yung mga salita ho ng Panginoon. No, balik ho tayo sa Bible reading, sa prayer life natin, para ma-enjoy ho natin yung presence ng Banal na Espiritu. Thank you sa akin. Pag ito po ay nagawa mo, hindi ka na matutuyo. Mawala kalungkutan, mawala po yung mga bagay na hindi tama, na namamahay po sa atin. Pag tayo po ay nagbabasa ng Biblia at nananalangin, pinapahintulutan natin si Holy Spirit na gumawa sa ating mga buhay. Pag gumagawa po siya, you will experience the power of God. Tayo po itatayo, tayo po tayo mga minamahal ko. Pwede po bang isang malakas na palakpak para sa Panginoon? Come on, pinakamalakas na palakpak para po kay Jesus. Hallelujah, we worship you, we honor you God. Pwede bang sumuko ka sumandali, I want you to bow your head and close your eyes. O shakandara bakande, Lord, maraming salamat po. Lord, ang aking pong panalangin sa simbahan pong ito, magkaroon kami ng pusong naghahanap sa iyo. Panginoon, makita namin ang kalakihan mo, kadakilaan mo, kaluwalhatian mo upang magkaroon kami ng banal na pagtatago sa aming mga puso. Matutunan namin kayong respetuhin sa lahat naming ginagawa. Lord God, naniniwala ko ang pagpapala, ang tagumpay, ang promotion, ito ay ibinibigay mo lamang po sa mga taong na inuuna ka sa buhay po nila. Panginoon, I pray sa simbahang ito, magkaroon kami ng desire, ng passion, na unahin ka, Panginoon, sa aming po mga buhay. Ilagay ka namin sa unahan bilang pastor ng aming mga buhay. Holy Spirit, huwag mo pong hayaan na maging turo lang po ito. Basagin mo lahat ng hindi tama sa buhay namin. Mag-penetrate ka, Panginoon. Magpakilala ka. Ipaunawa mo sa amin kung sino po kayo, Panginoon. Lord, kayo ang binigay ng Ama upang kami lumangas sa mundo na ito na mananagumpay upang magawa namin ang kalooban ng aming Amang nasa langit. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita. Kayo po ay Diyos. Inaalok mo kami.
ng isang personal at intimate na relasyon sa pamamagitan po ng Espiritu ng Diyos. Huwag mong hayaan pumasok to sa itong teaching na ito. Huwag mong hayaan pumasok ito sa kanang tenga, lalabas ng kaliwang tenga. Ang prayer ko, pagpasok na ito sa mga tenga namin, bababa ito sa puso namin at lilikha ito ng tinatawag po na pananampalataya at pagkakaunawa sa iyong kabutihan. Panginoon, maraming salamat. Taas mo kamay mo. I want you to raise up your hand. Hindi ko alam kung ano yung kinadaanan mo, pero one thing ang alam ko, alam ni Holy Spirit ang struggle mo. Alam ni Holy Spirit ang dinadaanan mo. Alam ni Holy Spirit ang lahat ng nasa iyo. Kung bubuksan mo lang ang puso mo sa Kanya, may ministeryo ang Kanya. Kapatid, gusto ng Panginoon pagtagumpayin ang buhay Kristiyano mo. Isang Kristiyanong mananagumpay, isang buhay masaya, isang buhay na may kagalakan, isang buhay na kung saan, mga minamahal ko, merong pangunguna ng Diyos mo natin. Aming Ama, itinataas namin ang aming kamay, kasama na ang mga puso, Panginoon, sa oras po nito. At aming pong hinihiling, Lord God, Lord, we pray po ng revelational knowledge of who you are. We pray for the spirit of wisdom and revelation so that we may know you better, Lord God. Panginoon, lahat ng pagkatuyo sa buhay namin, tanggalin mo. And Lord, lahat ng kabigatan, lahat po, Panginoon, na disappointment, discouragement, Lord, I pray right now, yung anointing ng Holy Spirit to break every deception, every lie, every burden sa buhay namin, in the name of Jesus Christ. Panginoon, nagdedeklara ng lahat ng anak mo sa simbahang ito na nagtitiwala sa iyo, magpapanibagong lakas tulad ng isang agila. Lilipad, Panginoon, tatakbo, hindi mapapagod, lalakad, hindi mapapagal. Lord, maraming salamat po sa biyaya mo, God. Kasama namin kayo, so therefore, the rest of our lives will be the best of our lives. Sa oras na ito, Panginoon, kilala mo kung sino may mga nararamdaman physically. Panginoon, I rebuke the spirit of sickness and disease sa mga tao mo. Ang sakit ay at karamdaman ay hindi para sa mga anak ng Diyos. Sinasabi na salitaan ng Diyos, we are already, Panginoon, redeemed, Lord God, from sickness and disease. Kaya sa oras na ito, nagde-declare ko ako, Ama, sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Father God, I release, Lord God, Panginoon, kapangyarihang nagpapagaling sa mga anak mo. Lord, tinatanggal lahat anxiety, lahat ng depression, lahat ng oppression right now. Nagdedeclare kami, Panginoon, the peace that passes all understanding. I-bless mo mga tahanan namin, i-bless mo mga negosyante, i-bless mo mga pamilya namin. Lord, nagdedeklara na ang hapagkainan namin, Panginoon, ay sasagana sa pangalan ni Jesus. Bine-bless tayo mga anak namin, bine-bless tayo mga asawa namin. Nagdedeklare, Panginoon, ang pag-iingat ng banal na spirit sa aming lahat. Ama, maraming salamat. Maingat lang, binabalik sa iyo ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng pasasalamat, ang lahat ng pagsamba ay sa iyo lamang. Tanggapin mo pagkapahala ng Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Ngayon, mga minamahal, ang pag-ibig ng ating Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo at ang pakikipisan, the fellowship of the Holy Spirit between you all. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, ang lahat ng pinagpala ng Diyos ay sumigaw ng Amen. God bless po, pagpalaan tayo na pa ng God bless po.